Wow, grabe, mas maganda to, guys. So, welcome to Ilocos Sur. Dito bawat liko parang may sorpresa eh. Minsan falls, minsan may tubig, minsan napakagandang view. Parang kabang-kabang bawat liko. Ito nga pala guys yung setup ko pag wala akong kasama. Ang lakas niyan! Oh. Grabe, nakaka-relax dito. Nakaka-relax na nakakatakot. Good morning guys, this is Kuya J. At syempre, welcome back sa aking channel. Kita ba ako? Yan. So nandito tayo ngayon sa Shell C5. At ngayong araw is babiyahe tayo ng Ilocos, which is doon tayo pupunta sa Besangpas. Yung napuntahan natin nung nakaraan, nung nag-cut 1 tayo, kaya lang dinaanan natin is gabi. So nung nakita ko sa Google, napakaganda pala pag umaga doon. Grabe, sobrang ganda. So ngayong araw, magandang panahon. Yan, wala nang ulan. Kaya naman pupuntahan natin siya ngayon. So eto, nakamapsa tayo. Ang oras natin is 3:36 ng umaga. At eto, 8 hours and 43 minutes. So nasa 9 hours yan. Darating daw tayo doon ng 12:19 PM. Siyempre, wala pa kasamang pahinga yun. Pagtuloy-tuloy na biyahe lang yan. At nasa 370 kilometers yung tatakbuhin natin. Whew, malayo yan. 9 hours. Tapos base kay weather forecast, mga hapon is umuulan na doon sa bandang Ilocos. Kaya dapat makarating tayo ng mga alas 9 ng umaga eh, o mga alas 10 ng umaga. Kaya lang base kay Google Maps, nasa alas 12 tayo darating doon. Tara. Bahala na, sana bigyan tayo ng magandang panahon pagdating natin doon sa Besangpas para makapagpalipad tayo ng drone. Syempre, yun kasi nagpapa-excite din eh. Kaya hopefully, sana, I wish pagbigyan tayo. Tapos kinabukasan guys, part 2, pupunta naman tayo ng Quirino Skyline kasi nasa parang around 1 hour na lang o 1.5 hour. Yun yung part 2 natin. Tapos diretso na tayo ng uwi. Okay, tara, let's go. Biyahe muna tayo, medyo madilim pa. So balik tayo ng vlog mamaya maya. Alright, tara. Full tank, okay, full tank. Let's go, let's go, let's go, let's go. Good morning, good morning. Oh no, ang aga naman yan. Ayan, sana tayo guys. Kakana na tayo dito. Checkpoint. Licensor. RCR po kailangan pa. Ah, sige. Thank you po. Aga ng checkpoint ah. Sipag. Welcome to Pampanga. Ang pangalawang malubak. Ayan na. Ayan na. Ayan. Sumisikat na si Haring Araw. Dito na tayo ngayon sa Angeles City, Pampanga. At ayan guys, oh, maliwanag na. Nakikita nyo na ako, no? Woo! Wala. Wala akong busina, ba't ganun? Wait, wait. Wala akong busina, guys. Ba't walang busina to? Siguro nalubak ako kanina. Ay, nabunot siguro. Safe naman, nakakabit. Nakabusina. Wala nga. Putay tayo dyan. Passing na lang, passing. Buti lang may passing light tayo. Kaso pag may mga ganun kasi, mga aso, mas maganda kasi may busina eh. Para matatakot sila, tatabi sila. Bamban, Tarlac. Nahihirapan ako guys, walang busina. Tingnan ko muna, baka fuse yung problema. Tingnan natin. Gilid muna tayo. Ah, mapis lang to. Ano ba yun? Nakakapa ako dito. May kable kasi sa ilalim eh. Pero imposible matanggal agad to. Oh, nakakabit. Fuse siguro to. Nakakabit pala. Thank you.
or green. Saan yung green na yun? Okay naman yung fuse guys, kasi may signal light tayo. Connected kasi yung signal light doon sa horn. Iisa lang yung fuse nila tsaka headlight. So okay na may headlight. So hindi sa fuse siguro yung relay. Nandito yun sa loob, kailangan pa natin baklasin. Matrabaho yun. Yun! No! Bumalik! Ano? Bumalik! Ayan, kanina nawala to eh. Ginalaw-galaw ko lang na unti. Thank you Lord, nabait mo talaga sa akin. Amazing! What? Anyways, at least solved na. Okay, makakabalik na tayo sa biyahe. Woo! The best ka Lord. Galing. Let's go. Galing. Wow. Let's go. Let's go. Manila via Triplex 500 meters. Yan, malapit na tayo guys sa season. Season na ata ito eh. At update natin is nasa 3 hours and 45 minutes pa tayong babiyahe. Uy, 2 bar na lang yung aking gas. Papagas muna ako bago tayo pumasok ng Aguo. Yan, nakaka 225 kilometers na tayo. Welcome to La Union. Nandito na tayo sa La Union guys. Kasi Jollibee, welcome to La Union. The second district. Marami na dito nag-aalok ng mga grape picking. Ito ay Santo Tomas. Pultang so 400 pesos. Nasa 6.4 lang. So meron tayong 9 points. So diba? Malaking bagay na yung 9 points. Kaya naman dito ako lagi nagpapagas sa Petron. Dahil sa value card. So malaking bagay ito guys. Pag wala kang pera ang dala or gipit ka, pwede mo magamit. Sayang yung mga points na yan. Kaya isang gas station lang yung pinapagasan ko. Okay, full tank. Let's go. Unang full tank. So gumastos na tayo ng 400 pesos para sa gas. Yan, eto na. Nandito na tayo ngayon sa San Juan. Ayan o, San Juan. I love San Juan. Friday night, yeah, I'm going out to forget how he did me wrong. Triple crowns packed, but I'm alright, gonna let myself let go. I didn't live up to his standards, but he didn't come close to mine. I was too much for him. Ganda ng daan dito, puro straight oh. Parang first time ko makadaan dito ah. Unadaanan ko na to, gabi nga lang. Ang ganda ng daan oh. Lawak din pala ng palayan dito. Kaliwat kanan guys oh. Kalawak. Tapos yung kabundukan na yan, dyan siguro tayo pupunta. Kasi kakanan tayo dyan sa bandang unahan. Cloudy. Ito na tayo guys. Ito na yung boundary ng La Union at saka ng Ilocos Sur. Ayan oh. Province of Ilocos Sur. So, ito na yung kabila. Pero wala siya nakalagay no, welcome to Ilocos Sur. Ah, yung nasa kabila pa. Ayan, oh, La Union. Tapos, eto na yung bridge. May bridge ditong mahaba. Ito na yung division ng La Union at saka ng Ilocos Sur. Ito na yung pinakang boundary nila. Hindi pa ito yung sikat na bridge guys. Ah, yung dinadayo talaga sa Ilocos Norte ata yun.
Pero ito, mahaba din tong bridge na to. Haba, oh. Woohoo! Luxor! Here we go! Woo! Oh yeah! Hello, Luxor! Ang haba ng bridge na to. Yan. So pagbaba natin, eto na yung Tagudin. In God we trust. Amen. And then, ayun na, nakikita na natin yung Luxor na welcome arc. Ito, lahat ng dadaan dito, hindi pwedeng hindi hihinto. Yan. Tagudin. Luxor. Yan. Tagudin na tayo. Tapos, yung mga badge guys, yung mga bilog na yan, yan yung mga bayan dito. Tapos, eto naman yung mga pwede nyong puntahan. Ang dami oh. Ah, ang ganda ng Twin Lake na to, ah. Besang Pass. So, dyan tayo pupunta ngayon sa Besang Pass, Cervantes, Luxor. Ito naman, Quirino Skyline. Bukas yan. Bukas ng umaga. Ito naman, malayo na to. Santiago. Santiago Cove sa Luxor. Pero kakain muna tayo guys bago tayo umakyat kasi sa taas, may kain na naman, pero dito na, anong oras na rin naman eh, 12 na rin naman, sakto. So, welcome to Luxor. Juan Luxor. Yan. Wala nga ng taga-picture sa atin. So, kakain muna ako guys kasi hindi ko sure sa taas kung mayroong pagkain. Yeah. Shout out. So, dito tayo kakain kila kuya. Dito lang yan, tapat lang mismo guys nung... Yung mismong arko, tapat lang mismo. So, sinampalukang kambing. Sinampalukang kambing yung order natin. Sakto, buti na lang, mainit. Yun, ito yung tanghalian natin guys. So, sinampalukang kambing. Uy, yung taba. Yun, kain, tara, kain tayo. Let's go, kain tayo. Alright. Hindi ako nabusog doon sa kambing guys. Wala gaanong laman. Ganun pala talaga pag kambing, puro balat lang. Anyways, ako sulit sa kabila. Diyos unay. Hindi ko mabasa. Talikod. Alright. So tuloy na tayo guys. Malapit lang. Nasa 1.5 hour. Nandun na mismo tayo sa Besang Pass. 6.5 kilometers kakanan na tayo. Mahal na ng gas dito. 62 63. 700 meters kakanan na tayo. Tapos dyan na tayo. Babaybayin na natin yung bundok na yan. Yung maulap dyan oh. Maulap. Sana puro ulap lang na ganyan. Ang galing nung nasa bundok oh. Suyo. So doon pala tayo pupunta. Yung suyo na yun. Madadaanan natin yung suyo. Pero Cervantes yan. Suyo, Cervantes yan. Madadaanan natin yan. Alright, dito na tayo. Bitalag, Tagudin, Luxor. Ayan, so Besang Pass, yan yung dadaanan natin. Besang Pass, Luxor, at saka itong Quirino Skyline. Mukhang kaya naman natin pasadahan itong dalawang to ah. Tingnan natin kung pwede ng hapon, hanggang hapon tayo dito sa Ilocos Skyline. So dito rin kayo dadaan pag gusto nyong puntahan yung dalawang pasyalan na yun guys. Ah, so park na rin pala ito ng Suyo. Welcome to Suyo. So ibig sabihin itong dulo na to, Suyo na to. Hanggang dun sa may mga kalahati, kalahati nung Besang Pass. Puro bangking at pahon na to guys. Ito, hindi na to nakakaantok. Pag natulog ka dito, talagang diretso ka na dyan sa baba. Diretso ka na dyan sa bangin. Puro ganito na to guys. Puro sigsag na. Kabugaw. Diyan tayo sa barangay, Kabugaw. Walang wala yung marilaki dito guys. Yeah. Gamit pala natin gulong guys, aspira.
Aspira Premium at saka Aspira Sportivo. Bigay yan ni Takara Tires. Salamat po. Shoutout Takara Tires. So yan pa rin yung gamit natin ngayon. Makapit, makapit. Puro paliko. Parang papunta ng Maliko. Matindi yung dinadaanan natin. Bitukang manok. Oh, puro paliko guys. Bitukang manok. Oops. Road close. Grabe itong dadaanan natin, no? Ooh, lahat yan, no? Boom. Boom. Itong pinakamatindi. Yan. Tapos tatagusin pa natin to. Ay, ang haba. Ang haba. Di kasha. Atras. Mahaba pala yan. Yun, no? Pasok. Galing. Pero, dumaan yan dito sa mga sigsag na yan. Tibay ng driver niyan. Biyasa. Ah, nilalagyan nila ng harang. Yan na maganda, pure buhos. Ingat kayo guys pag pupunta kayo dito, lalo na sa paliko. Minsan may lupa, may bato. Oh, may buhangin. Oh, madulas yan. Baka mamaya mapasarap yung banking nyo dito. Maraming buhangin. Kasi yan, ginagawa yung mga kalsada. May naghahakot ng lupa. Ang tarik naman nun. Saan papunta yan? Yun o. Maraming buhangin o. Kahit anong kapit ng gulong mo dyan. Mapapansin nyo guys, yung mga gilid, basa. Ibig sabihin, talagang maganda ang supply ng tubig dito. Baba tayo saglit guys. May malupit dito. Ayun no. Astig. Sarap talaga magmotor. Kahit saan, pwede kang dumaan muna oh. Ayun no. Oh. Pwede kang maligo. Ay, ang sarap. Ah, isa siyang park. Ayun o, forest park. Tapos pwede ka dung maligo, magtampisaw. Lakas ng agos, oh. Ang lakas niyan. Ang lakas, pag nadala ka niyan. Ala. Adala. Ala. Siguro pag sobrang lakas ng tubig dito, maapaw to. Pero astig oh. Tawag dito, ah, ito na yung kanilang pinakang marker, alerto. I love lubong. Ito ang lubong. Sarap naman tumambay dito. Guys, so ito yung madadaanan nyo. Pwede nyo tambayan. Tapos pwede ka maligo. May mga upuan naman eh. Feeling ko libre lang to. Wow. Tahimik. Malinis. Ah, ikot na tayo. Meron pa hanggang doon sa dulo. Ay, tara. Ang linis ng tubig. Hindi malabo. Diba pag umuulan sa bundok, dapat malabo. So, ibig sabihin, walang ulan sa bundok. Ang galing. Ha? Sarap ng buhay sa probinsya, no? Nandito yan sa Lubong, guys. Search nyo na lang. Lubong, not sure kung suyo pa to. Ay, ang ganda. Wow. Ah,
nagsanga siya, isa doon, isa dito. Pero ang ganda ng gilid, guys, dito. Ah, madadaanan natin. Ayun, oh. Wow. Wow. Wow, ang ganda ng itong bundok na to. Bato ata to, bundok. Ursadan, I love Ursadan. So welcome to Barangay Ursadan. Ang ganda. Picture tayo. Hirap nang wala kasama, no? Walang taga picture. Pero napaganda, guys. Look at that. Feeling ko pag umuulan, pag malakas ang tubig sa taas, may pulse dito bumabagsak. Ay, ang ganda, guys. Solid. She didn't love you back, all she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering what's the point of anything at all. But let me tell you why, that's just life putting you through the test. Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a tunnel. Before you run, you gotta stumble. Grabe, lupit dito, guys. Napakatindi ng ibabaw. Palayan pala yung ibabaw niyan. Astig yan. Eto rin, may naagos na tubig dito. Dito pa lang tayo sa baba, ah. Di pa tayo nakakalayo. Astig. Napakalupit na ito. Ang ganda ng ibabaw. Sobrang taas pa. San tayo? Wait lang. Ursadan. Okay. Dito. Dito tayo. Grabe. Napakatindi nun. Tara. Tuloy tayo. Grabe. Napaka-epic nun. Ang ganda dun sa taas. Solid. Suyo National High School. Tama. Part pa rin siya ng Suyo. Wow. Wow. Eto din, guys, part yan sa taas yan. Palayan din yan nasa taas. Dito bumabagsak yung tubig. Wow. Ang tindi. Ang galing. Ang lupit. Picture muna nga tayo. Ang lupit, guys, oh. Nasa daan bumabagsak yung tubig. Galing. Guys, napakalupit nito. May falls. Ayun. Madadaanan mo mismo yung falls. Napakatindi niyan. Ito, medyo basa rin. Mababa din yung tubig. Lupit. Part yan, guys, nung kanina. Yung may palayan sa taas. Napakaganda dito. Oh, meron pa, men. Eto pa. Ang dami. Uy. Astig. Hey, napakatindi. Parang yung papunta ng Real. Real Quezon, ganyan din. Hindi pa tayo nakakalayo, guys, ha. Naubos na kagad yung oras ko sa pagpalipad ng drone dahil sa ganda ng nadadaanan natin.
na gusto kong i-share sa inyo, syempre. Ito yung makikita nyo dito pag pumunta kayo. Grabe. Tsaka sa mga hindi nakakagala, eto, virtual tayo. Wow. Ay pala yan sa baba, oh. Tapos kitang-kita mo yung kabundukan. Ganda. Ito naman sa taas. May falls na naman. Mahina nga lang agos ang tubig. Grabe. Solid pala dito. Busog na naman yung mga mata natin. Akyat pa tayo, guys. Malayo pa. Na tayo. Isang oras. Ang haba nitong ilog. Linis. Ah, ito. Dinadaanan ng tubig. Bicol. Uy! Wow! What? Wait lang, guys. Napakatindi na ito. Look at that. Parang katulad sa Canyon Road, yung bridal vein na falls. Grabe, ang ganda. Atay, ubus yung oras natin dito. Sa sobrang ganda, sa sobrang dami. Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward. Sarap tumambay dito, guys. Sarap maligo dyan. Pakalupit. Ang tubig dumadaloy na dito sa kalsada. Ah, tuloy pa tayo. Marami na rin mga kabahayan dito. Bagay, baba pa lang to, guys, eh. Bakit pa lang tayo. Ay, ito, nalaglag na. Sa kalsada na kasi dumadaan yung tubig. Sinisira na yung daan. Ito rin, no? Nasira yung kanilang nilalagay para antay, anong tawag dito? Antay landslide. Ngayon kasi, guys, maulan, kaya maraming mga falls. Unlike nung dumaan kami dito, wala gaano, eh. Oh, meron pa, oh. Ang dami. Ito pa, oh. Ito, mas malakas to, oh. Yun lang, nasisira yung kalsada. Kailangan nila nilagyan ng daanan ng tubig yan. Para hindi sila lagi magre-repair. Solid, solid dito. Dami yung falls. Another one. Woo! Wow! Wow! This is solid.
Wow, grabe, mas maganda to, guys. Grabe, guys, sobrang ganda. Ala, sarap tumira dito, no? Ang dami mga ganito. Ganda. Woo! Solid. Solid. Woo, look at that. Napakaganda, oh. Woo! Tabing kalsada lang yan, guys. Grabe. Solid. Amazing. Paganda. Sarap niyang pagmasdan. Nakaka-relax siya. Lalo na yung tunog ng tubig. Nilagaslas ng tubig. Grabe to. Solid. Yung mga lokal na dumadaan dito, parang baliwala lang sa kanila yan. Kasi normal na sa kanila, nakikita nilang may ganyan. Pero sa akin, grabe, guys, solid. Ang ganda. So after ng mga falls, bundok naman yung makikita natin. Uy, antarik pala. Siko pala yun. Kabundukan naman, akit na. Ito, mas paaho na to. Ah, sara yung daan. Aray, dinadaanan ng tubig to. Paano nakakadaan ng truck dito? Sira na to. Sira na. Naku po, dumidilim. Huwag ka muna babagsak. Okay lang dumilim, huwag lang babagsak. Hey! Eto na, kabundukan naman. After ng falls, ang napakagandang kabundukan ng Suyo. Ay. Mas malamig na dito ngayon. Mataas na tayo. Uy. May truck na dumadaan dito. Nakakatakot naman yan. Ang lalakas ang loob ng mga driver dito. Biruin mo bangin yun. Tapos maliit lang yung daan. Tapos ang laki ng truck mo. Eh, ito rin. Solid, oh. Uy, man. Wow, ang solid mo. Parang sa tinok. Grabe. Same na same sa tinok. Tsaka same na same yung pakiramdam ko nung nasa tinok tayo. Yung paulan, tapos nag-iisa lang. Ow! Natabas, natanggal yung kabiyak. Ang taas na natin. Woo! Grabe, ganito pala to kaganda. Ganito pala to kaganda pag umaga, guys. Napaka solid. Hey. Woo. Solid. Ang ganda. Solid na naman. Oh, ang ingay ko. Ang ingay ko kahit nag-iisa ako. Oh man. Wow. What a place. Ang ganda. Ano po? Wow, man. Napakaganda ng bundok. Green na green. Taas ang dami ng falls. Grabe. Ang ganda. Kaya lang maambun, guys, mababasa yung drone ko. Ang dami yung falls dito. Wow. Wow. Wow, grabe. Ayan, lumiwanag na. Kapagpalipad na tayo. Yes, thank you, Lord. You came out of nowhere that first time.
said you were too tired to walk the line. I said then hold up precious, I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor, and we don't have to follow. Ubus yung battery ko guys. Kulang yung battery kong tatlo para makapture lahat to. Magtitipid pa tayo mamaya para dun sa pinakang monument. So, eto, napakaganda oh. Woohoo! Grabe, nakaka-relax dito. Nakaka-relax na nakakatakot. Tsaka napakasulid ng gumawa nito guys, itong daan na to. Grabe, nakaka-amaze. Ayun oh, maliwanag dun oh. Ganda. Fallen Rocks area. Yan ang kailangan nating ingatan. Uy! Wow! Woo! Wow! Wow! Isa rin to! Wow! Kahit saan ang gulo guys, napakaganda. Ang masiste, nalimutan ko pa yung 360 ko. Malamig na dito. Pero hindi siya sobrang lamig. Sakto lang, banayad lang. Oh, ito pa, may falls din dito. Bawal magtapon ng basura. Wow, solid yun. Ayaw kong huminto doon. Paka solid nun. Dami, dami magandang falls dito. Tsaka yung kalsada guys, solid, napakaganda. And then sa kabundukan guys, matatanaw nyo yung mga ilan-ilan na mga falls. Gaya nung may malaki dun. Sa part na yun, ang dami. Ang dami nyo matatanaw na falls dito. Which is hindi na kaya ng camera kung hindi kayang i-zoom. So pag pumunta na lang kayo dito, makikita nyo ng personal, napakaganda. Woo, let's go. Alas stress na pala. Kala ko maabutan pa natin Carino Skyline. Pero bukas na lang natin puntahan. Mga alas 5 puntahan na natin. Or alas 4, biyahe na tayo. Para pagdating natin dun, alas 5. Ooh, wow. Woo. Napaka-solid. Thank you for coming, Suyo. So, ito naman ay Cervantes. Welcome to Cervantes. So, nasa Cervantes na tayo. Doon tayo galing. Yung kalsada sa baba. Ayun o. Doon tayo galing. Ayun na, halos kapantay na natin yung ulap. Hey! Ang lamig. Ah! Eto na, puro ulap na naman. Kagaya na naman to nung highest point natin, guys. Pero dito, mas maganda yung daan. Wala siyang gaanong landslide, mga putik, mga kapal na putik. Yun, ayaw ko nang ulitin yun, yung nakaraan na yun. Experience na lang yun. Pero yun lang, hindi tayo papayagan makapagpalipad ng drone ng ganitong maulap. I-enjoy na lang natin tong ulap. Solid, man. Solid. Libre aircon. Ay, marami pa to. Dito bawat liko parang may sorpresa eh. Minsan falls, minsan may tubig, minsan napakagandang view. Parang kaabang-abang bawat liko. Malapit na tayo. Ito na yung Bisang Pass. Pero itong monument, nasa 6 minutes. 5 minutes na lang oh. 2.9. Aakit pa tayo dun. Yan guys, dun tayo galing oh. Yan, takit dito. Tingnan nyo naman. Sorry guys,
puno ng fog at saka umaambon, kaya hindi tayo makakapagpalipad ng drone. Sayang. Ganun talaga. Kailangan nyo talagang puntahan to para makita nyo ng personal. Let's go. Delikado kasing huminto sa ganito. Biglang may bumagsak. Marami silang mga signage na rock fallen. Ito yung mga pine tree na maliliit pa. Tapos pag lumaki ganito sila kalalaki, oh. Ganda. Ah, paakyat pala yun. Yung pala yung daan. Hey, sikong-siko. Angas na na. Ayan na, dito na inuumpisahan na yung paglalagay ng mga poste para may ilaw. So ibig sabihin, may solar na ilalagay dito. Very good, good job. Kung sino man namamahala dito sa Cervantes, good job po. Ayan, solar yung gagamitin nila. Kaya lang, mainit ba dito? Iba maulap dito? Sana mag-charge. Ayan, dami na ng poste pala, oh. Okay. Para kahit gabihin. Oh, umaakit na yung mga ulap, oh. Napaka-solid. Lapit na natin. 1 minute, nandun na. Parang pagliko na lang natin dito. Ito na yun. Ito yung binalikan namin, eh. Sumobra kami. Ah, sa taas pa pala. Kasi mali yung kay Google Maps. Welcome to Cervantes. Welcome to Cervantes. Picture lang muna tayo. Yeah. Isang matinding picture lang. Ito nga pala guys yung setup ko pag wala akong kasama. Selfie stick na Bluetooth. Yan, kay Mrs. to, eh. In-order niya sa Shopee. So akong gumagamit. Testing. Yum. Let's go. Ganyan lang. Pindot-pindot ka lang guys. Yun. Perfect. Okay. Puro ulap na dito. Punong-puno na ng ulap. Daming gulay, oh. Mura siguro ang gulay dito. Daming repolyo. Parang Banawe, parang Baguio, parang Sagada. Malamig. Di mo na ako nag-gloves guys kasi malapit lang naman na dyan, eh. Oh, look at that. Solid, oh. Woo! Welcome to Cervantes. Wow, grabe. Ang solid. Lamig. Ah, eto na pala. Yan, eto na yung monument. Hey! Yan, dito kami lumagpas. Dito dapat yung photo ops namin. Kaya lang, bumaba pa kami. Eto na. Yun, alright. Dito na tayo guys sa Bisangpas Natural Monument. So, ayun po yun. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung magkano yung entrance. Good afternoon po. May entrance po? 10 pesos pa lang. Ah, 10 pesos lang. Murang-mura. Ito mo na. 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Motovlog po. Kasi pag magbablog ka, sir, plus 500. Ay, grabe. Yes naman, totoo, sir. Totoo nga? Bakit? Oo. 500. Hmm? Lalo na kung gagamit ng... drone. Oh. May bayad pala guys. So paano yan? Dahil sa may bayad na 500 pesos ang pagbablog sa loob, hindi na ako nagbayad. Sabi ko kay ate, magre-record na lang ako sa phone ng ilang footage. Ito ang Bisangpas Natural Monument, isang protektadong area at itinayo bilang gunitain ang tagumpay noong Hunyo 14, 1945 ng mga sundalong Pilipino na naglingkod sa US Army Force in the Philippines, Northern Luzon, laban sa imperialismo ng Japanese Army sa Battle of Bisangpas na humantong sa pagsuko ng Japan at nagtapos sa World War II sa Pilipinas.
Ang Mountain Pass ay unang bahagi ng Tarad Pass National Park na idineklara noong 1938 sa pamamagitan ng Proclamation No. 294 na dating Pangulong Manuel L. Quezon. Noong August 10, 1954, ito ay tinatag bilang Besang Pass National Shrine. Lumalakas na yung ulan, guys. Kaya may view deck dito. Akyatin natin. Pagod. Ang bilis nakakapagod dito. Dahil manipis yung hangin. Mataas kasi itong area na to. Ito na yung pinakang highest point dito sa Cervantes. Pagod. Ayan o. Puro ulap. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa pinakang highest point nitong Cervantes. Ito na yon. Tapos may dalawang room dito. Not sure kung for rent to pang, sa mga bisita na pupunta dito. Dalawang. Tanong natin kay ate mamaya. So sa baba pala, pwedeng mag-vlog. Kaya lang may bayad na 500 pesos. Bawal din mag-drone pag wala kang bayad na 500 pesos. So tinipid ko pa naman yung battery ko kanina. Hindi ko inuubos dun sa magandang view. Kasi para dito yon. Kaya lang, may bayad pala, 500 pesos. Medyo mahal yon, medyo malaki yon. Kasi kung ipopromote mo naman yung lugar, diba? Para mas maraming pumunta, mas dayuhin, mas laki income. Kaya lang, 500, masyado malaki. So kung 100 sana, 150. Kaya lang, wala. Hindi na ako nagbayad. Kasi wala din naman halos makita. At puro ulap. Puro ulap dito. Ganito pala ang panahon dito, guys. Puro, ayan o, puro pag... Pero ang lamig, ang sarap. Sarap tumambay dito, sarap matulog dito. Ayun, hanggang 5 lang sila. So iniwan ko muna dun yung gamit ko. Umuulan. Papahinga lang tayo saglit, papatila ng ulan. Bago baba na tayo. Tapos bukas, Crino Skyline tayo. Bale, pagbaba natin, dun ko natatapusin itong vlog. Sorry guys kung wala masyadong drone shot dito sa part na to. Kasi, yun nga, bawal. Tsaka, ang fog. Wala kang makikita sa paligid. Kagaya nga nito. Kaya hindi na ako nagbayad ng 500 pesos. Sayang lang din naman. Buti sana kung maganda yung view or mainit. Yun, pwede tayo magbayad. Okay? So, wait ko lang tumila itong ulan. Then, punta na tayo sa baba. Let's go. Let's go. Right. Hindi na natin hihintayin huminto. Dahil gagabihin tayo guys pababa. Though malapit lang naman, nasa mga 30 minutes. So ito guys yung Besang Pass na monument. So napaka-historical nito. Yun lang, medyo hindi lang medyo, mahal yung bayad eh. Kaya hindi na lang tayo nagpalipad ng drone. Ay tara, baba na tayo. Wala akong audio kaya sigaw-sigaw na lang tayo guys. Ang lamig, hindi na ako nag-gloves. Mababasa eh. Ganda pa rin sana ng spot dito. Makapagpalipad sana tayo. Kaya lang, ayan o. Punong-puno na ng ulap. Ayun na, lumiliwanag nyo. Kaya lang, ganyan lang daw talaga yan. Sabi ni ate. Liliwanag, tapos uulan ulit. Liliwanag ulit. Uulan ulit. Woo! Guys, ayan lang yung monument. Tapos, pagdating dito... Eto, ganito kaganda dito. Kaya lang talagang umuulan. Ito pa yung ulan, oh. Tuloy-tuloy ang ulan, pero dito sa part na to, medyo, kita mo na yung kulay blue. So, ganito daw talaga ang klima ngayon, o ang panahon dito ngayon sa taas. Mga umaga daw ang maganda dito. Mga 7 hanggang 9. After mga 9 na, doon na siya uulan. Doon na magpapag. At ganito na mangyayari. So sayang, hindi tayo nakapaglipad ng drone dito. Woo! Baka balikan na naman natin to sa mga susunod na kabanata. Wow, ganda sana na ito. Solid pa sana yung view dito. Kaya lang, puro ulan na. Ayun, puro ulap na dito. Puro ulan na. Puro ulap na. Pag pupunta kayo dito guys, dapat daw maaga.
mga 7 hanggang 9. Kasi nga paghapon, ganito na yung panahon, maulan na. Alright, so bababa na tayo guys para makapagpahinga na tayo. Medyo pagod din tayo. Nakailang oras din yung biyahe natin. So bukas naman ulit. Tara, baba tayo. Wow, look at that guys. Umaakyat na yung mga ulap oh. Ang ganda. Ang gandang pagmasdan. Grabe. Wow. Ang cool. Ang astig. Yung bundok na yun, napakataas eh. Parang andun tayo galing eh. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, hindi na tayo nagkaroon ng chance na makapagpalipad ng drone. Kaya tumuloy na ako ng Rosario Cervantes at humanap ng matutuluyan para kinabukasan maaga tayo sa Quirino Skyline. Alright. Nahanap muna tayo matutuluyan guys. Ito. Ito. Alright guys, so dito tayo tumuloy ngayon sa Marlin's Lodge. Dito yun sa may kanto ng Mangkayan, Cervantes, Quirino. Yung pinagkainan natin, malapit lang, isang kanto lang. So, ito, dalawang bed. Ito, pwede dalawa taon matulog, tapos dun isa. Tapos worth of 500 pesos. Tapos bukas, gigising tayo ng maaga para pumunta naman ng Skyline. So, ang gising natin bukas is mga alas 4:30. Para makapag-ready tayo kaagad. Alright? So, kita-kita tomorrow. Maraming salamat sa sumama. Maraming salamat sa nanood. Don't forget to like, comment, and subscribe. Salamat po. Psych Moto Supply, Imprint Custom, Boss Batusay, Takara Tires, Hansi, at sa lahat ng mga nanood. This is KJ. Bye-bye. Kita-kita tomorrow.